everyone, welcome back to my channel. And for today's video, parang ang tagal ko nang hindi gumawa ng ganitong type ng video. Yung get ready with me, parang makeup tutorial-ish type ng video. And I'm very excited kasi sobrang gusto kong i-share sa inyo itong look na to, guys. Kung napanood nyo yung vlog before this, yung veneers vlog ko, dun sa end part, dun ko na-discover na okay itong set of products na ginamit ko. As in, sobrang ganda niya. So, I thought of sharing it with you guys. Kasi sakto, itong mga products na to, it's actually a mix of It's actually a mix of affordable and high-end products that I find worked so well together. Nung ginawa ko siya dun sa video ko na yun. After ko kasing i-film yun, lumabas ako the whole day. Gamit ko tong set of makeup products na to. And dun ko na-discover na, wow, ba't ngayon ko lang ginawa tong mix of products na to dahil super nice niya. During daytime, as in pag naarawan ka, alam niyo yung kapag sobrang nasilagan ka ng araw, lalo na ngayong summer na super init, hindi siya yung super mukhang makeup-y. Kasi di ba may mga base and makeup na gano'n. Yung kapag naarawan ka, halatang naka-makeup ka. This particular look, hindi siya mukhang makeup-y, but at the same time, you look put together, but it's still very natural. And also, ang ganda niya kahit sa gabi. Wala siyang flashback. Ang ganda niya kahit sa artificial lighting. Plus, it's also long-lasting. Kasi nga, nung araw na yun, buong araw ko siyang suot, ang ganda pa rin niya hanggang gabi. So, it's the perfect time to share it with you guys kasi karamihan nga dito, hindi ko pa na-share sa inyo for some reason. So, without further hanash, mag-start na tayo. Okay, before anything else, importante rin kasi itong part na to, make sure you prep your skin well. Like ako personally, I want a moisturizer na merong grip yung makeup sa kanya. Like itong Saipo, ito yung lagi kong ginagamit. Kasi yung finish niya, it's tacky. So kumakapit talaga yung base na ilalagay mo. At the same time, it also gives that glassy, glowy skin. And for my base, surprisingly, ito yung gamit ko nun, guys. Itong very affordable lang to from Focalure. Itong Focalure Skin Evolution. And it actually has SPF 15. Gulat ako doon. Meron siyang SPF 15. This is a foundation, pero yung lapat niya sa skin, it's just very, very, very natural. I find na actually pwede siyang dupe nung Shiseido na Radiant Lifting Foundation. Kasi, nagpabili ako nun sa tita ko nung nasa Japan siya. At syempre, hindi ko naman na-try yung shade sa akin. So, nag-base lang ako sa mga testers dito and online. So, yung nabili kong shade nun, medyo maputi siya sa akin. So, hindi ko siya masyadong nagagamit. And I find na nung ginamit ko to ulit, sabi ko, shucks, ito yung closest na finish and consistency and how it looks on the skin na foundation to Shiseido. And magkano lang to, guys. And it also has, yun nga, meron siyang SPF 15. So, kahit paano nakatulong pa rin yun. Pero again, sasabi ko sa inyo, laging gumamit pa rin kayo ng dedicated sunscreen underneath. Yung shade ko dito is in Warm Ivory 03. Pag makikita nyo rin actually yung mga reviews nito online sa Shopee nila, parang totoo ba? Ganun ba talaga? Pero nung ginamit ko siya, sis, totoo nga. And it's just very affordable. And what I like about this, sobrang sakto rin yung shade niya sa akin. So, if you have medium skin tone, actually, light medium skin tone. Pero ngayon, medyo medium skin tone talaga ako. Sobrang sakto ni 03. And in fairness, meron pa silang two darker shades kay 03. So, meron din for morenas. I'll just use a damp sponge. O, dito muna sa side na ito para makita nyo. Gusto kong damp sponge kapag gusto kong very natural, very manipis lang yung manipis lang yung base na gusto ko. But at the same time, it gives decent coverage and na-even out niya yung skin tone. Actually, yung finish nito, it's glowy, pero hindi siya yung mabigat. Hindi siya yung kakainsin man itong buko na to. Hindi siya yung malagkit sa face. So, I think if you have oily skin, you can still do with this. Sa-set niyo lang din talaga siya properly. And again, make sure you prep your skin well. Ang ganda talaga ng finish itong foundation na to, in fairness. Okay, ito yung side na wala. As you can see, meron pa akong unevenness and may redness ako dyan. On this side, and compared kanina kasi dito sa side na to yung marami akong marks, unevenness. Look how it evened it out. Ang ganda-ganda nung finish niya. As in, super comparable talaga dun sa Shiseido. So, hindi pa ako bumibili tuloy nung shade ko talaga dun. Kasi sabi ko, parang okay naman na to sa akin. And sobrang I love the shade match. As in, isa yun sa mga big factor for me when it comes to base. Para mas mukha siyang natural, dapat talaga okay yung shade match sa'yo. Skin-like, very natural, pero magaan siya sa face. Parang gusto ko nang bunutin yung buhok ko dyan na umeeksena. Lalagay na rin ako on the other side. As in, half pump lang nga yung ginagawa ko for half of my face. So parang one pump siguro for the whole face. For me, pero depende naman yun sa inyo. And hindi rin siya nag-oxidize sa akin. Okay. Nice niya talaga.
Hindi ko alam bakit ngayon ko lang na-discover ito. In fairness naman, actually, gumawa na ako ng review ko dati sa Focalure, pero yung gamit ko doon, yung BB cushion nila, I think, if you ask me kung ano yung mas bet ko, siguro yon mas gagamitin ko siya on, as in, events, ganyan, or days na talagang gusto ko ng coverage, talagang gusto ko pakak yung base ko. Although, ito na naman pakak din siya eh, tsaka mabibuild up mo pa siya. Kaya natin i-build up pa tong side na to. Mas natural and mas skin-like lang din talaga siguro yung finish nito. Mas bet ko siya. Ayan o, pwede mo siyang i-build up and it doesn't look cakey. Kita mo pa rin yung skin ko talaga. Personally, mas favorite ko siya ina-apply using a sponge. It's just like my second skin, literal. Kasi sobrang ganda ng shade match and also the finish. Super nice ito, as in one of the best foundations na try ko this year. Okay, so for my concealer naman, ang ginamit ko noon is from NARS. So, meron akong dalawang shades. Yung ginger, ginagamit ko siya sa mga marks. Pero, since okay na ako dun sa pag-cover nung foundation, ang gagamitin ko na lang is in the shade Custard on my under eyes. Kahit mahal siya, worth it talaga. Sobrang dali niyang i-blend. Hindi siya yung super duper matte. It doesn't emphasize yung lines sa mata ko, and it has coverage talaga, and it lasts all day. So, I will just blend using my fingers. And then, yun. So, dinadamay ko lang din yung dito ko, and yung nose ko. Pag ganyan, yung excess. Hindi lang siya yung parang ditong area lang talaga. Medyo idadrag mo rin siya pag ganyan. I also find na kapag ginagamit ko tong concealer na to with other base products na very matte, mas nagtitake time ako i-blend. Pero with this foundation, ang dali niyang i-blend. And that's it. Instantly, nag-pop yung mata ko, diba, from kanina na may dark circles. So, this is how our base looks like. As in, super seamless, super natural yung lapat niya sa skin. I love it. Okay, next product. This is also from Focalure. This is the Focalure Face Contour. So, for mga very natural looks talaga, I always go for mostly cream products. So, this is in 10, shade 10. Ang ganda nito kasi, itong contour na to, very subtle siya. Maglalagay na ako. Very subtle. So, hindi siya yung halatang naka-contour ka. Pero it gives shadow to your face. So, kapag natural lang kasi talaga, dyan lang ako naglalagay kapag contour. And also on my nose. So, sa nose ko, yan, kumukuha lang ako. Tapos, pinipress ko lang ng ganyan. Ang ganda rin itong nose contour kasi very subtle lang siya. Hindi yung striking na halatang naka-nose contour ka. As you can see. So, yung pag na-nose contour, guys, depende yan sa shape ng nose nyo. Pero ako personally, this is where I put. Pinapress ko lang na ganyan. Super natural niyang pang contour. As you can see, parang shadow lang talaga. So, nasaktuhan ko. Buti, tama yung shade na nakuha ko. And then, yung dito, i-blend ko lang din using the sponge. Madali lang din to i-blend, in fairness. There, super natural nung nabibigay niya na shadow. Ayan o. Pack. Pero hindi siya super halata, lalo na kahit daytime, hindi siya yung halatang naka-contour ka. Parang shadow lang sis. Ang ganda, super nice. And dinadamay ko rin yung excess products na nakuha nung blender here. Pack, I love it. Super nice. Ganda talaga nung base natin. For my blush, actually from ano rin to, Focalure din. Meron akong dalawang shades, pero ang ginamit ko doon, I think, is ito, si B02 Sherry. So, ito yung Focalure na Red Wine Blush. Ayan, ang ganda nitong shade na to, guys, as in. Para lang siyang dugo, kaya super natural niyang tignan as a blush. Tapos, madali siyang i-blend. Hindi siya yung nakakabigla. So, pwede mo siyang i-build up. So, kinakamay ko lang to actually. So, I put here first. Itong shade na to, maganda rin siya if you want yung pinky baby doll na blush. Pero, ako kasi, for natural looks, if I want to go for very, very natural, ganitong mga shades yung go-to ko. And, ang ganda nitong shade na to. Makikita niyo. Madali lang din siyang i-blend using your fingers. Tapos, ang nakakatuwa dito guys, yung finish na rin, it's very natural. Ayan o. So, ang dali niyang i-blend with the base. As in, they go so well together. That's it. It's well blended. Hindi siya patchy tignan. So, lagay lang din ako dito.
very sun-kissed, very natural glow. And dinadami ko rin yung nose. I actually also put yung excess sa under eyes, sa eyelids ko. Para very seamless tingnan yung look, as you can see. Ganda, diba? Very natural lang siya, as in super love. Pwede pa akong magdagdag actually, para mas makita nyo. Although, kita na naman siya. Pero para lang makita nyo na buildable siya. And it has the right pigment. Hindi siya nakakabigla na ang dami mo kagad nalagay. Tapos patchy na bago mo siya ma-blend. Super nice. It's all coming together. And ako rin kasi kapag natural looks, pwede rin kasi to sa lips, I think. Pero ginamit ko siya sa lips ko rin nun. Kasi gusto ko pag natural look, medyo similar yung color ng lips ko sa blush ko. So I also tried applying this on the lips. Ayan, pwede rin siya para mamaya pag naglagay ako ng lip gloss. Super nice talaga. Okay, next, iset muna natin. Very, very lightly lang kasi I want to keep the sheen, the glow sa base ko. Very, very lightly with a powder. So, I'll be using itong Charlotte Tilbury na powder. I'm in the shade number 2 medium. So, of course, set natin yung under eyes. Just very, very lightly. Para makip pa rin yung glow, yung very skin-like finish. There you go. Hindi ako masyadong as in super nag-set with powder para lang ma-set lang talaga yung base natin. Hindi pa pala ako nakakapag-kilay. Actually, naglagay na ako ng brow gel lang, yung sa Izzy na fixing gel. Pero hindi pa ako nakakapag-fill in kasi as you can see, maraming sparse areas yung kilay ko. Pag madalian na mga looks, kasi ito, this is also from Focal Yore. Ano siya, yung tatluhan na siya na tip. So, perfect for madalian. Ito kasi, as in, super gusto ko siya on this area dito sa, from center until nung kilay ko. Kasi, as in, parang namimimic niya lang yung hair strands. Kaya lang dito, dapat very light-handed lang kayo. Kasi, as you can see, ganyan siya, oh. Very, may pagka-opaque na rin talaga siya. Tawa ko kasi nung na-receive ko to, tapos in-watch ko siya na ganyan sa kamay ko, hindi ko siya talaga binubura, pero naghugas ako ng pinggan, beses ako naghugas ng kamay ko, nandyan pa rin siya, so talagang long-lasting siya. Medyo sanayin lang din talaga to, pero once na masanay kayo, super dali niya gamitin, as in, mabilis. Tapos on areas na feeling nyo, hindi nyo naman kailangan na ng tatlong strands. You can actually use the pointed tip, ito. Para lang dun sa areas na gusto nyo, isa-isang strand lang. For example, here. So there you go, mas full nang tignan yung brows natin. Wala nang masyadong sparse areas. Itong side na to, medyo mas full na yung brows ko dito. So, konti na lang yung kailangan. Light-handed na. Kita nyo, ayan o, yung tatlong strands na yan. Yan yung from the pen. So, mukha siyang buhok talaga. And there you go. Ang laki yung bagay din talaga nagagawa ng kilay. Curl ko lang yung lashes ko. In fairness talaga sa lash serum na ginagamit ko, sobrang haba ng lashes ko ngayon compared to before. Lakas talaga makapak ng lashes. Okay, I always use this. Hindi ko alam kung na-share ko na sa inyo. Pero dahil nga ako yung type na lagi nagsasmudge, sobrang konti lang yung mascara na nag-work sa akin. But I find na nung na-discover ko to, ang daming mascara na before hindi nag-work sa akin. Pero kaya niyo mag-work because of this. So this is the Etude Dr. Mascara Fixer. This one, as in na-help niyang i-stay na naka-curl yung lashes ko. Kasi very stubborn din talaga yung lashes ko. Like, maraming mascara na bumababa pa rin siya. And yun nga, nagsasmudge. So kahit ano pang mascara yung gamit ko, ginagamitan ko nito. So, nag-wait lang ako ng siguro 20 to 30 seconds bago ko mag-apply ng mascara. Okay, since gusto ko kasi yung madaling tanggalin ng mascara, I often go for tubing mascara or yung mascara na natatanggal with water lang. So, I'm using yung Sunny's Face na Lash Lift. This is not the super duper best mascara. Di pa ako masyadong nakapag-explore, but it works on me. So, kung meron kayong mga suggestion na tubing, pero maganda talaga, let me know. But, yeah, okay rin naman to. Ang haba ng lashes. Guys, lahat ng ginamit ko dito sa look na to nasa description box kasi baka hindi lahat nasasabi ko. Ayan pa, haba ng lashes. Okay, so since nag-powder tayo kanina, I want to bring back
the glow. So ako talaga, kahit cream, mas gusto ko pa rin siya nilalagay on top of powder. So this is the Focal Your Face Highlighter. So siya yung highlighter version ng contour kanina. And this is in 06. Ang ganda nito guys, sobrang natural lang din niya maka-highlight ng face. Again, ito yung gamit ko noon. Ayun o, as you can see, parang basa lang yung face mo. Kasi very natural siya since champagne color siya. Ganyan lang siya oh. So kakulay lang din talaga siya ng skin. So kapag nag-catch siya ng light, especially natural lighting, sobrang natural. Wala siyang chunky specks of glitters. And in fairness, it also lasts on my skin. Siguro din dahil sa base, pero in fairness, nag-last siya. Blended with my finger, sobrang dali niya lang din i-blend. Sobrang natural. Saka hindi siya malagkit. Hindi siya yung parang nag-move on the skin. So, I think kahit oily skin, mag-work to sa inyo. Kasi kumakapit talaga siya sa balat. And of course, I also put here. Hindi yan nawawala sa routine ko. If you really want to highlight your nose. I also put sa chin. Keep it as low. And here. Also here. Sobrang dali niya lang gamitin. And it's so natural. Ang ganda talaga. Tuwa talaga ako dito sa look na to. And now, lastly, for the lips. Kasi mabilis lang to guys. Madami lang talaga akong hanap. For natural look, and if I want yung parang very clean girl, very natural, yung glowy, I always go for lip gloss. Lalo na I have dry lips. And usually, clear lip gloss yung gamit ko. In fairness dito guys, so order pa ako ng mga ilan nito kasi feeling ko mabilis ko siyang mauubos. Isa to sa mga pinakamagandang lip gloss formulation na clear na natry ko. Kasi naalala ko, favorite ko yung kay Ann Klutz Vice ko na clear lip gloss. Tapos pares pa silang merong minty feels on the lips. E discontinued na yun. Kasi naghahanap ako ng kapares na wala akong mahanap. Even yung colorette, medyo iba siya. Ito yung pinaka-close and I actually like this more than that. This is the Focal Your, o diba, puro Focal Your 01 Crystal. Sobrang nice nito na clear lip gloss. If you're looking for a good clear lip gloss, super nice. This is actually what I always use sa mga events. Sobrang gusto ko yung consistency niya kasi moisturizing siya sa lips, tapos nagtatagal siya. Ito yung type ng clear lip gloss na kahit uminom na ako noon, medyo nag-cocktails ako, pero hindi siya totally nawawala sa lips, as in kumakapit siya. So, meron din ako other two shades. Ito yung 02 in Amber. Maganda rin to. Very nude siya kung mahilig kayo sa mga ganyang nude lang na lip gloss. And if you want naman na rosy na lip gloss, you'll also like this. This is in Rose Quartz. Ayan. Ayan si Rose Quartz. Maganda rin yung dalawang yan. Pero kasi kung gusto ko talagang very, very natural and mas ma-clear lip gloss din talaga ako. So, alam niyo naman na to siguro. Yung mga nakapanood na rin ng mga makeup videos ko before. I always line my lips kasi I have uneven lips, as you can see. So, I always line it with a lip liner na super close to the color of my lips to even it out para mas natural tingnan. So, I go for this NYX lip pencil in pale pink. Actually, pale pink or nude pink pwede sa akin. Pero lagi kong inuna si pale pink. Para lang even out. And then, pinapatungan ko ng nude pink. Tapos, parang nakaka-plump din siya ng lips. So, again, maglalagay lang ulit ako nito. Yung ginamit natin kanina sa cheeks natin. Very natural. And then, I go in with the lip gloss. May kulay na nga itong applicator yung kakagamit ko. Tapos, yung amoy niya, very minty, pati yung feels niya sa lips. So, nakaka-refresh siya. Ang ganda yung tingnan on the lips. Medyo nakaka-blur din siya ng mga choppiness and dryness. So, this is our final look. So, just to show you a closer look, tingnan nyo how seamless and how natural tingnan yung base. Meron akong natural lighting now kasi katabi ako ng window. And hindi siya yung detectable na, naka-foundation ka, no? As in, para lang siyang leveled up skin tint.
Ang ganda rin tingnan ng highlighter. The blush is actually very seamless and ang ganda ng shade niya, as in very natural flush. Yung contour, yung nose contour, parang shadow lang talaga, di ba? Pero visibly made my nose look slimmer. Again, it's a mix of affordable and high-end. Pero you can actually make it all affordable if you like. Yeah, so this is my go-to natural daytime to night look na long-lasting. And I hope you like it. Again, all the links ng ginamit ko or all the details will be in the description box. So let me know kung meron pa kayong mga video suggestions sa mga makeup looks or get ready with me. Let me know in the comment section. And if you have haven't subscribed yet, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe and stay healthy, guys, and I will see you on my next videos. Bye bye.